Let's go. This is your radio, your station. Kwento ng pag-ibig. Kwento ng inspirasyon. Kwentong kapupulutan ng aral. Ito ang Juan Stories. Magandang gabi, aking mga giliw na tagapakinig. Naranasan mo na bang mamuhay na parang hindi mo na alam kung paanong umiti dahil sa masalimuot at maraming hirap na pinagdaanan sa iyong buhay? Pwes, ngayong gabi ay ating matutunghayan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa. Isa sa ating mga magiliw na tagapakinig ang sumulat at nagbahagi ng kanyang mga karanasan, paghihirap at pagtatagumpay. At sa bandang huli ay punong-puno ng ngiti at pag-asa. Kaya tawagin na ang inyong mga mahal sa buhay at ihanda na ang inyong mga kumot. At sabay nating yakapin ng mahigpit ang magandang kwentong pinamagatang Ngiti ng Pag-asa. Magandang araw sa iyo, DJ Missy, at sa inyong mga tagapakinig. Isa ako sa iyong mga avid listener at tunay na ako ay nai-inspire sa mga kwento na ibinabahagi ng mga sumusulat sa iyo. May mga panahon na iniisip ko na gusto ko rin na maibahagi ang buhay ko para sana ito ay magsilbing inspirasyon, lalo na sa mga kabataan. Ako nga po pala si Oliver na taga Calamba City, Laguna. Ako ay galing sa isang pamilya na may payak na pamumuhay. Ang kinabubuhay ng aking pamilya ay pagtatanim at pagtitinda ng kangkong sa palengke. Sa sitwasyon ko sa buhay, napakahirap na umiti. Bukod sa wala akong ngipin sa napakatagal na panahon, naranasan ko po ang matinding kahirapan ng buhay. Kaya itinanim ko sa aking isipan na hindi lang hanggang dito ang magiging buhay ko. Gagawa ako ng paraan para maiangat ko ang aking pamilya sa kahirapan. Pasensya na kayo mga anak, mahina ang benta ko kanina. Pagpasensyahan nyo na ang adobong kangkong na ulam natin. Yung kanin, pagkasyahin nyo ha. Dapat lahat makakain. Adobong kangkong na naman? Wala na po bang iba? Oo nga po. Medyo napupurga na po kami dito eh. Huwag naman kayong ganyan. Dapat nga magpasalamat pa tayo na meron tayong nakakain. At sakang sarap kaya nito. Naku, kahit araw-araw pa akong kumain ng ganito, hindi ako magsasawa. Lagi na lang. Pasensya na kayo mga anak. Wala talaga ngayon eh. Hayaan nyo, bukas gagawa ako ng paraan para mag-uwi ng masarap na pagkain. Naku, inay, hayaan mo na nga po sila. Wala pong problema sa akin ng ulam natin. Ba, kayong dalawa dyan, tigilan na at ubusan ko kayo ng ulam. Ay, nakakaawa ng sitwasyon ng pamilya namin. Hindi pwedeng ganito kami palagi. Lord, tulungan mo kami. Ikaw lang ang aking malalapitan. Ikaw lang ang aking pag-asa. Padalan mo po ako ng mga tao na tutulong sa akin. Dalhin mo ako sa isang lugar upang magbago ang aming sitwasyon. Anak, alas 4 na ng umaga. Gumising na at ikay papasok pa. Pasensya ka na anak at wala akong maibibigay sa iyo na pambaon. Alam mo naman na hindi naging maganda ang benta ko kahapon. Wala pong problema, Nay. Kayang-kaya ko pong pumasok kahit wala po akong pera. Kuya, papasok ka na po ba? Oo, at ako'y maglalakad pa mula dito hanggang sa Kanlubang. Mahaba-haba din yun kaya dapat simulan ko na siya ngayon. Bilib na bilib talaga ako sa determinasyon mo, Kuya. Kasi kayo ang inspirasyon ko. Kailangan ko magsika para sa inyo.
Nax, kaya idol kita eh. Sus, binola mo pa ako. Sige na, ako yaalis na. Okay po kuya, mag-iingat po kayo. Oliver, papasok ka na ba? Ito ang baon mong kanin, pasensya ka na at yan lang ang meron tayo ngayon. Naku, maraming salamat po inay. Ako na pong didiskarte sa ulam ko mamaya. O siya, mag-iingat ka sa daan. Gabayan ka lagi ng Diyos. O mga kapatid, huwag kayong magulo at tulungan niyo si inay ha sa mga gawaing bahay. Opo kuya, kami na ang bahala. Maraming salamat Lord sa panibagong araw. Ingatan niyo po ang aking pamilya at nawa ay maging ligtas kaming lahat sa araw na ito. Malayo pa ang aking lalakarin. Kapagod. Pero okay na rin to. Exercise na rin siguro. Sarap naman maglakad sa umaga. Di ba ganun kasikip ang kalsada? Alam mo ba dati, DJ Missy, hindi ako tumutulong sa mga magulang ko kapag nagtatrabaho sila sa bukid. Tumatakas ako para pumunta sa mga kabarkada ko. Kaya nakasama ako noon sa rambol at nasangkot sa pagnanakaw. Kaya naman... Saan ka na naman ang galing? Naglayas ka na naman. Hindi ka na nga makatulong, sakit ka pa ng ulo. Aray! Tay! Tama na po! Ano, Oliver? Kamusta ka? Ngiti naman dyan! Eto, bagong hagupit. Ngayon pa ba akong ngingiti? Kakaasar! Ayoko na umuwi sa bahay. Tara, gala tayo! Alam ko na, pare. Mag-trip tayo. Kaya mo ba? Punta tayo sa tindahan ni Alemarites. Teka, tol, baka kung ano na yan, ha? Hindi, simple lang yon, wala to, pare. Katuwaan lang. Saka pag nagawa na natin to, magkakangipin ka na. Makakangiti ka na. Game yan. Magkakangipin eh. Ha? Kay talaga? Ako na naman nakita nyo. Idamay pa pagkabungi ko. Tara, sayang yun, Oliver. Pagkakataon mo na. Masama na yan. Ano yun? Parang sa tindahan yun ah. Aba! Hoy! Mga magnanakaw kayo! Talagang ang tindahan ko pa! Mga tanod! Tulungan niyo ko! Ninanakawan ang tindahan ko! Hoy! Magsitigil kayo! Kayo na naman! Aba! Wala kayong kadala-dala! Nay! Tay! Si Kuya Oliver nasa barangay. Nahuli pong nagnanakaw. Ano? Diyos ko! Ano na namang bata ito? Taga namang batang yan. Puro sakit ng ulo. Alam ba, DJ Missy? Pagdating ko sa bahay nung araw na iyon, halos bubugin na naman ako ng tatay dahil sa galit. Mabuti na lang at inawat siya nila kuya at ng pinsan ko. Sa pagkakataong iyon, doon nila ako kinausap ng masinsinan. Anak, maawa ka naman sa sarili mo. Ano pa bang dapat namin gawin para makinig at umayos ka? Hindi ka pa napabagod na lagi ka napapasama sa gulo? Iwasan mo ang barkada, Oliver. Magsikap kang mag-aral. Tapusin mo ang high school. Wala ka bang pangarap sa buhay? Tignan mo kami ni Kuya Orlando. Tama. Sikapin mo makatapos ng high school. At subukan mong mag-apply sa Don Bosco. Buhat noon, DJ Missy, nagising ako sa katotohanan. Oliver, malapit na matapos ang taon. Kamusta na ba ang pag-aaral mo? Ayos lang po, Nay. Marami pong kailangan gawin at ipasa. Kaya dapat magtiyaga. Kailangan ko makatapos ng high school. Yan po ang pinapangako ko po sa inyo. Mabuti naman anak, natanto mo na rin ng kahalagahan ng pagsumikap. Tiyaga pa, makakatapos ka rin. Opo, Nay, Tay.
Pagbubutihin ko po. Salamat po sa gabay at pangaral. Yan lang ang kaya namin ibigay. Alam mo naman na hirap talaga tayo sa pera. Oo anak, pasensya ka na. Dumating nga, DJ Missy, ang araw ng aking high school graduation. Nay, tay, sa wakas, nakatapos na ako ng high school. Masayang masaya kami, Oliver. Oo anak, napakasaya namin ng tatay mo. Proud na proud talaga kami sa'yo. Yan, subukan mo na mag-apply sa Don Bosco. Bukas na bukas, pupunta ako ng Don Bosco. Unti-unti ka nang umingiti, anak. Naman, kaso may puwang pa rin ang ngipin. Ito yung requirements na kailangan ipasa at ito naman yung kailangan bayaran para makapag-enroll. Maraming salamat po. Naku, kailangan ko pala ng 5,000. Saan kaya ako kukuha nun? Oliver, kamusta ang lakad mo? Hindi po ako nakapasok. Kailangan ko po asikasuhin ng mga requirements. At kailangan ng 5,000 na pambayad. Ganun ba? Ang laking pera. Wala tayong ganun. Di bali po, hahanap po ako ng paraan. Hindi ako nawala ng pag-asa, DJ Missy. Kaya naman nagsumikap ako at naghanap ng papagkakakitaan. Nagpaupa ako. Kahit ano ang gawain, tinatanggap ko para makaipon. Ate Margie, minagahan na po sa inyo. O, ikaw pa riyan, Oliver. Agang-aga na padaan ka. Pagandang umaga, Ate Margie. Pasensya ka na po at naabala ko po kayo. Kailangan na kailangan ko lang po talaga. May nakapagsabi po kasi sa akin na sa inyo po ako lumapit. Baka naman po may alam kayo na pwede ko mapasukan para makapagtrabaho. Kailangan ko po kasi para may pang-tuition. Ah, ganun ba? Naks naman, talagang nagbago ka na ha? Naku teka, sandali. Ang alam ko si Mang Nestor, naghahanap ng magdidilig at magbabantay sa taniman niya. Siya sige, kakausapin ko siya para sa'yo. Naku ate, maraming salamat po talaga. Aasahan ko po yan ha. Oo, akong bahala sa'yo. Basta pagbubutihan mo ha. Opo ate, asahan niyo po. Salamat po talaga. Sa wakas, nakarating din. At maaga pa. Magandang umaga, Manong Guard. Magandang umaga, Mama Mary. Manny, andiyan ka na pala. Tara sa shrine. Doon din nga punta ko eh. Tara, sabay na tayo. Pagkatapos nito, mag-chores na tayo ha. Dala mo na ba yung mga gagamitin natin? Oo naman. Sanay na tayo dyan eh. Magtutulungan ulit tayo mamaya. Bosconians, palagi niyong tatandaan, ang chores ay pagtatrabaho. Hinuhubog kayo upang magtrabaho ng maayos. Kaya naman kayo nandito para matutunan ng mga ito. Gayun din ang pagpasok ng maaga. Napaka-importante na maturuan ninyong disiplinahin ang sarili sa pagpasok ng maaga sa trabaho. Gawin ninyong inspirasyon itong Bosconian na ito na naglalakad pa mula Look. Kalamba. Isipin niyo yung Loo Kalamba, ha? Layo-layo nun, boys. Hanggang dito sa Don Bosco Kanlubang. At hindi siya nalilate. Wala pang late tong batang to. At hindi naging hadlang ang pagiging kapos at walang pamasahe upang makapasok ng maaga. Lagi niyo yung tatandaan. At boys, karangalan kong ipakilala sa inyo our newly elected TVET President of the Student Council. Walang iba, hindi si Mr. Oliver Manny. Manny, tara, kain tayo. Ay, konting kanin na lang baon ko. Nakakaya makisabay sa kanila. Manny, tara. Sabay tayong kumain. May dala akong ulam at kanin. Sala tayo, tara. Salamat, Tol. Manny, andiyan ka na pala. Kain ka na. Ito na nakreserve na pagkain para sa'yo. Naku, maraming salamat po, Ate Bot.
At ganun na nga po, DJ Missy, ang araw-araw na nangyayari sa school. Buti na lang at may mabubuting loob na nagbibigay sa akin ng pagkain. Gayon din ang walang sawang paggabay at pagbibigay ng mga aral at payo ng mga paring Salesiano at guru ko sa Don Bosco. Ngunit lingid sa aking kaalaman, may sorpresa pa palang naghihintay para sa akin. Mane! Halika dito! May bibigay kami sa'yo. Nagtulong sila Sir Oyet at Sir Dennis para dito, ha? Mane! Congrats, ha! Nabuna pala bisikleta mo! Maraming salamat po talaga sa inyo. Hindi na po ako maglalakad, papasok ng school at pauwi ng bahay. Salamat po talaga. Napakalaking tulong nito sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Don Bosco. Thank you, Mama Mary. Deserve mo yan, anak. Good morning, Ma'am Sam. Good morning, Sir Mark. Good morning, Ma'am Jirin. Mane, may kaso ka? Oo, lagot ka. Ikaw, ha? Sige, Sir Mark, sabihin mo kung ano yung ginawa niya. Ha? Hindi nga, Ma'am Jirin. Oo nga, may kaso ka. Ayan, oh. Punta ka dyan sa Linggo. Puntahan mo si Doktora para masukatan ka ng ngipin. Talaga po? So, kas, gaganda ng ngipin ko. Lalo kang bupogi niyan. At makakangiti ka na ng bonggang-bongga. Lumipas na nga ang mga araw. Hindi ko namalayan na ang bilis na pala ng panahon at dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Upang magbigay ng mensahe ng pasasalamat, narito ang nagkamit ng karangalan bilang natatangin Poskonya ng taon, Mr. Oliver Mane. Magpapasalamat ako sa mga di makakalimutang mga karanasan ko dito sa Don Bosco. Naranasan ko makasalamuhan ng ibang tao, makipagkaibigan. Doon ako natuto kung paano makipagkapwa-tao. Nakakatuwa na dito lang ako nakapaglaro ng basketball, soccer, baseball, at makapag-swimming sa pool. Napakadaming sport activity sa Don Bosco, kaya napakasaya ng mga panahon ko dito. At ang pinaka-importante ay ang pagsimba tuwing Biyernes at pagdaan ng simbahan, papasok at paglabas mo ng Don Bosco. Naging inspirasyon ng aking mga magulang, ang aking nanay at tatay, nakakatandang kapatid, at mga pinsan ko na kapwa ko graduate ng Don Bosco, Tibet. Unang-unang nakatulong sa akin siyempre ang ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas ng loob, nagpatatag sa akin sa lahat ng hamon ng buhay. At siyempre si St. John Bosco na nagbigay sa akin ng opportunity na makapag-aral at nagbukas ng ganitong programa para sa katulad kong may hirap na tao na walang kakayahan makapagtapos sa mataas na antas ng eskwelahan. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga Salesians, lalo't higit kina Father Longs na naggabay sa aming pananampalataya. Di ko malilimutan yung nag-confess pa ako sa mga pari. Sinabi ko lahat ng kasalanan na nagawa ko doon. Parang narelieve ako, parang naging ibang tao na ako, na lalo akong napalapit sa Panginoong Jesus. At kay Father Ronnie, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapagtapos sa Don Bosco. Kahit wala akong pera pang second sem, pinayagan niya pa rin ako mag-enroll. Pati na rin sa mga teacher ko sa Don Bosco at mga kaklase ko. Sa lahat ng pagsubok ko na yon, hindi ako pinabayaan ni God at ni St. John Bosco. Umawa siya ng way para matulungan ako para hindi ako sumuko at ipagpatuloy ang laban tungo sa magandang kinabukasan. Magsikap, harapin ang bukas, magtiwalang tunay na pag-ibig ay makakamtan, umasa't salubungin ng may itib. Ayun na nga po, DJ Missy. Masasabi kong once a Bosconian, forever a Bosconian. Kasi ang napuntahan kong company ay halos lahat Bosconians at Tibet ang nagtatrabaho. Sa ngayon, regular employee po ako bilang isang engineering technician sa isang company. Sobrang sarap,
sa pakiramdam kasi I can't imagine na makakarating ako kung ano ako ngayon. Kasi before, naligaw ako ng landas. Laman ako ng barangay sa amin noon, pero ngayon, nasa tuwid na landas na ako. Nasa maayos na buhay, natutulungan ko na ang nanay at tatay ko na dati ako ang sakit ng ulo nila. Nabilhan ko na nga sila ng flat screen TV na 50 inches. Nabilhan ko na rin sila ng ref. Din ako naglalakad ngayon kasi may sarili na akong motor. Nakabil na rin ako ng kotse. Sipag talaga ni Oliver, oh! Asensado na sa buhay! Gara ng kotse, ah! Salamat, pre. Sipag at tiyaga lang. O siya, sige. Mauna na ako. Sunduin ko pa girlfriend ko. Nox! Alam mo, DJ Missy, naranasan ko rin naman ang umibig. Naging masaya ang aking puso. Sobra. Sa loob ng halos 3 taon, masasabi kong maayos ang aming naging relasyon. At inakala ko nga na siya na ang aking magiging forever. Hello? Oliver? San ka na? Naku, mahal. Naku, sorry. Nagkaroon ng biglang meeting kasi. May bago kaming project. Meeting na naman? Lagi na lang yan ang dahilan mo? Paano naman ako? Hindi ka na nagkaroon ng oras para sa akin. Napapagod na ako, Oliver. Lagi na lang tayong ganito. Hindi ko na maramdaman kasama pa ako sa mga plano mo. At yun nga po, DJ Missy, ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa akin. Masakit, pero natutunan ko na pahalagahan ang mga tao na minamahal ko. Pero alam ko may darating na tamang panahon at tamang tao na inilaan para sa akin. At kapag dumating na ang panahon na iyon, handa na akong maglaan ng oras para sa kanya. Sa ngayon, pamilya ko po muna ang aking priority. Hindi pa man ako sa ngayon successful sa love life, pero sobrang thankful pa din ako kay St. John Bosco at sa Panginoon kasi di niya ako pinabayaan. Inlagay niya ako ngayon sa maayos na buhay na may kaginawaan at kasiyahan kasama ang pamilya. Yun lamang po, DJ Missy, lubos na gumagalang. Oliver. Maraming salamat sa iyo, Oliver, sa pagbabahagi mo ng istorya ng iyong buhay. Maaaring hindi ka man successful sa love life mo ngayon, pero I know for sure na darating din ang panahon na mahahanap mo din ang forever mo. At least for now, nabibigyan mo naman ang panahon ng iyong pamilya at tunay mo silang napapasaya. Salamat din nga pala sa inspirasyon iyong ibinigay sa aming lahat. Ipinabatid mo sa amin na sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok sa buhay at sa mga pagkakataong mapunta man tayo sa dilim. Darating at darating ang liwanag at masisilayan din natin ang ngiti ng pag-asa. Kaya naman kayo dyan, mga radio listener, kapit lang. Sabi nga sa kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Patuloy kang mangarap at huwag magsawang umasa at manalik na bukas, isang araw, ngingiti din sa'yo ang langit. Muli ito po ang inyong likod, DJ Missy, para sa isa na namang edisyon ng One Stories. Handang magbigay pag-ibig na handang maghintay kahit masaktan handang ialay pati aring buhay makita lamang pag-asang inaasal. Bumangon, magsikap, harapin ang bukas, magtiwalang tunay na pag-ibig ay makakamtan, umasa at salubungin ng may ngiti, pag-asang dulot ng pusong may minimithin.
mangyayaring buhay.